Welcome po ulit sa ating fight video reaction ng bakbakang Nonito Donaire versus Nordine Oubaali. I-analyze lang natin kung anong klaseng bakbakan ba yung magaganap pagdating sa araw ng laban. So, umpisahan natin dito sa baliktanaw. Kasi para sa akin, brother, ito yung pinaka-best version. Yung kumbaga yung era niya na paalis na sa era ng prime. Ito yung pinaka-best version ni Donaire. Sobrang inspired, sobrang may gusto pang habulin, 'di ba? So, unahin ko na rito, brother, sa ano, sa fight mentality. Kasi para sa akin, ha, first round to sixth round, yan ang pinaka the best na round para kay Nonito Donaire. Kasi diyan talagang ano eh, buo si Donaire sa ano eh, sa knockout, sa footwork, 'di ba? So unahin natin sa fight mentality. Ano ba yung pacing ni Donaire sa early rounds? Yung kanyang fight mentality rin. Iyon, tinama ng solid run si ano, si Inoue. So dito sa mga early rounds, nakakatama pa talaga ng solid itong si ano, Nonito Donaire. At hindi lang yun basta suntok, ha. Talagang pulidong suntok kasi nagmarka sa ulo ni ano. Nagmarka sa kanang ano, mata ni Inoue. So silipin naman natin after ng early rounds, brother. Ano na yung ginagawa ni Donaire after nung ano ng early rounds. Yun. So kung kanina nagkakapalitan sila ng suntok, dito eh mas prone na sa suntok tong si ano, si Donaire. Ang pagkaka-analyze ko rito, tingin ko yung stamina niya naka-apekto sa kanya rito eh. Kasi bibihira nang bumitaw ng suntok eh, oh. Bumibigat na rin yung kamao niya para itaas yung ano niya, yung para makapagdepensa. Yun, pero may counter. Kaso nga lang, hindi ganun kapulido. Yun, hindi na tumatama masyado. So, yun yung analysis ko dun, brother. First to six rounds, talagang nakakatakot si Donaire. Pero after nun, magkakaroon ng adjustment eh. Diba? Nandun yung pagod. Diba? Tapos depensa. Mas hindi siya nagpo-focus na doon sa ano, sa game plan niya. Yun yung ano ko doon, brother, pag-a-analyze ko ron. Pero kung meron naman akong kinabiliban dito kay ano, kay Donaire kontra kay Inoue, yun yung heart, 'di ba? May puso si Donaire na ano eh, tatayo at tatayo. Eh no. So yung power pa rin ni Donaire hindi nawawala kahit ano na, kahit na mahaba na yung rounds, brother. Pagod, pero yung power still nandyan pa rin eh. So para sa akin si Donaire, once na nakatayo pa rin hanggang dulo, 'di ba? Nakakatakot pa rin. Ayun, tumatama pa rin, oh. Pagod na, pero tumatama pa rin. 'Di ba? Ang problema lang dito talaga, follow up na lang, brother. Kasi nga, 'di ba, sabi ko, pagka early rounds, 1 to 6, dun buhos yung Donaire. Pero after noon, merong adjustment na mangyayari. Kasi hindi naman na ganun katulad ng dati yung edad ni Donaire. Tsaka sana, brother, ano, pag-usapan natin to hanggang dulo. Malapit naman na yung laban ni Donaire. Chill lang tayo dyan. Relax lang. Eto na. Ayun, tinamaan ng solid dun. Diba? Kumbaga sinamantala ni Inoue yung stamina ni Donaire. Kasi parang naglalaylo ng konti. Pati depensa eh. Diba? Ayun o. Pero bumilib ako kasi tumayo pa rin. Tumayo pa rin si Nonito Donaire doon. Hindi biro yan, tamaan ka ng solid dyan sa sikmura mo. Tapos tatayo ka ulit. Grabe. Grabe, anong klaseng ano to, boksingero to, bakit tatayo pa siya, di ba? Doon ako napabilib kay Donaire. Kasi pwede naman siyang ano na, matulog na eh. Diba? Pwede siyang wag nang bumangon, pero bumangon pa rin. Ayan, lumaban pa rin, Donaire oh. Pero nakita mo yung pagod, nakita mo yung ano, yung depensa niya na tinatamaan pa rin, pero gusto magpatuloy. 'Di ba? Yun yung nagustuhan ko kay Donaire, yung spirit of a true champion. Tapos dito nakikita natin yung survival mode ni Donaire. Napakataas pa rin. Ayun oh. Kasi pumapalo rito yung experience ni Donaire. Galing siya sa taas, kila Walters, alam niya na yung tumamang suntok sa kanya. So, ito, naranasan niya na rin yung suntok dito ni, ano, ni Inoue. So, para sa akin, advantage na advantage dito ni Donaire kontra Oubaali, eh yung experience, brother. Experience para sa akin.
Kasi alam niya na yung ano eh, yung mentality niya na tinatamaan siya ng suntok dati ng malalakas eh. Inoue, 'di ba? Yung mga malalakas na suntok. Walters. So ngayon, ito na, kaya naka-survive dito si Donaire kasi may mentality na siya na ganoon eh. 'Di ba? Galing siyang taas, mas malalakas yung sinasalo niyang suntok. So dito, kaya niya pa rin tumayo, 'di ba? Tsaka meron siyang ano eh, motivation kung bakit eh. Kung bakit siya tatayo dun sa laban na 'yon eh. Kumbaga, gusto niya gawin 'to para sa anak niya. Meron siyang motivation. 'Yun yung gusto ko kay Donaire. 'Yun oh. So, next naman natin, brother, silipin natin si Nordine Oubaali. Ano ba yung maganda kay Nordine Oubaali, brother? Silipin natin si Nordine Oubaali. Ito. Para sa akin yung footwork tsaka yung pressure, bit-bit ho yan ni Nordine Oubaali, brother, sa bakbakan. Ito. Ayun, grabe yung galaw ni Nordine Oubaali dito. So, dito nakita natin na pressure fighter itong si Nordine Oubaali. Para sa akin, iyan yung gusto ni Donaire eh. Diba? Iyan yung gusto. Kaso nga lang si Nordine Oubaali, kahit maliit, mahaba pa rin yung reach niyan. Nasa 6'7 ata, or 6'8, 6'7 and a half. So kahit maliit siya, hindi masyado makaka-apekto sa kanya yun kasi mahaba yung reach niya rin eh. Diba? Hindi katulad ng mga maliliit na nakalaban niya. Sila Manuel Vargas, diba? Sila si Durenko, Montiel. Yun talagang maliit yung reach nun. Pero ito, kahit maliit, mahaba rin yung reach nito ni Nordine Oubaali. Tapos grabe yung pressure. Yun nga lang oh, tinan mo, prone pa rin tamaan ng counter eh. Ayun oh, pero punta naman tayo brother sa power. Ano ba yung gagawing power nitong si Nordine Oubaali pagdating kay Donaire? Ayun. Ayun, merong kaliwang kamaong suntok. Ang lakas. Ayun oh. So, yun ha, brother ha. Merong, uy, kanan. Kanan naman, brother. Napataob niya ng kanan. Kanina, kaliwa, ito. So, ingat si Donaire doon, brother. Kasi parehas power puncher to. Yung kanan niya at saka kaliwa. Hindi katulad ni Rigon daw, di ba? Parang isang suntok lang ng isang suntok. Kanan or kaliwa lang yung malakas. Pero itong si Nordine Oubaali, kanan at saka kaliwa. Yun yung malakas kay Nordine Oubaali. Ayan o. So, punta naman tayo rito sa klase ng laban. 'Di ba sabi ko nga, yung estilo na gusto ni Donaire, yung parang raging bull. Ayan o. 'Di ba yung sugod ng sugod, 'di ba ganun? So, yan, brother, example ng parang mala raging bull na similarities dun kay Nordine Oubaali. Pagka ganun yung galaw niya. 'Di ba? Merong sasalubong sa iyo na counter punch. Ayun. Tulog dito. Ito, grabe. Ito pa. Masipag sumuntok 'to ha, si Cesar Juarez, suntok ng suntok. Tsaka may tigas din. Kasi nakikita ko kay Nordine Oubaali, ang laki ng katawan eh. So parang matigas din 'to. 'Di ba? Pero dito nakita naman natin 'no. Nag-aalboroto si Donaire. Kayang-kayang maniin ng power, 'di ba? Kumbaga sinasalubong lang ni Donaire ng kamao ng suntok. Hindi niya sinasabayan 'yan 'no. Dumidistansya siya and then tsaka magpapakawala ng malalakas na suntok. Yun oh, grabe. Yun yung hinihintay ko, brother, kay Nordine Oubaali. Na huwag niyang sabayan kasi delikado eh. Pares may power eh, yung kanan at kaliwa. So distance lang talaga. Para sa akin na base sa pananaw ko lang. Kasi kaya niya eh, oh. Kaya niya yung ganung estilo, yung mala raging bull na makulit. Tapos sugod ng sugod. Kaya, brother. Para sa akin yun, brother, yung final analysis ko, brother. Ha? Early rounds ng bakbakan. 1 to 6. Diyan talaga. Kailangan makita natin si Donaire na hindi nire-respeto yung suntok ni Nordine Oubaali. Diba? Kasi once na nirespeto niya yung suntok ni Oubaali, eh diyan, parang magsisegue-segue pa atras si Donaire o kaya makikipagsabayan yan eh. Isusugal niya yung ano niya, yung laban niya. Mahilig kasing sumugal si Donaire. So para sa akin, brother, medyo ano, underdog talaga si Donaire dito. Pero ang gusto ko lang kay Donaire eh laging merong chance, brother. At saka hindi naman nagkakalayo yung kanilang edad dito. So para sa akin, brother, mas gusto ko na underdog si Donaire.
Kasi ibig sabihin, pag nandun ka sa sitwasyon na yon na underdog ka, tapos na ipanalo mo yung laban, eh napaka-tamis na panalo yun para sa ating mga Filipino. So muli, si Filipino Brothers to, brother. At nagpapasalamat sa lahat ng umabot dito. Kung umabot ka dito, brother, i-post mo lang, i-comment mo lang na umabot ka para mailagay ko yung ano mo. Wala na akong grupo, brother, eh. Kayo na lang sana yung grupo ko, brother. Yung mga ilalagay niyo na ano, na tawag dito, na shoutout, papa-shoutout kayo o ano, lalagay ko yun sa front ko. Kayo na lang ipo-front ko, brother. Total, kayo naman yun na andyan at kasama ko palagi. Muli, salamat ka, brother.